sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Sabi ng Diyos. Tama? Anong larawan ang bawal gawin ng anumang wangis na nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng lupa? Huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuguin. Luluhod ka ba ron as against what God has said? Eh ano ba, batayan ko. Biblia, huwag kang gagawa. Paggawa pa lang, bawal na. Ano ba ibig sabihin ng huwag? I speak out of faith, not to humiliate or to make an object of ridicule to anyone. Sinasabi ko dahil nababasa ko sa Biblia. Alisin mo ang Biblia, wala na akong sasabihin. Pero samantalang nariyan ang Biblia, basa! Pakinggan nyo. Lagay nyo sa screen. Jeremias! Ano ang sabi ni Jeremias? Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Tamo, di ang tatay niya kahoy. Ang nakakapagtaka, ang tatay niya kahoy, eh ano ang nanay niya? Tuloy ang basa. At sa bato, iyong itinanganak ako. Biro mo yun? Anong conjugal ang nangyari ron? Conjugal relationship? Yung tatay, kahoy. Ang nanganak, ang nanay, bato. Ito, kung meron kayong kahit kapirasong kaalaman sa siyensya at arkeolohiya, and I will ask your intelligent research about these things. Go back into history. Tingnan mo ang mga artifacts, ang mga fossils, ang mga records sa archaeology na nahukay sa ating panahon. During the time of Christ, that is 1st century AD, up to the 2nd century, may nahukay na bang ribulto na gawa sa 1st and 2nd century? Kailan nagkaroon na ribulto? On the 3rd, the 4th, the 5th, the 6th, the 7th century, wala na ang mga apostol sa lupa. Doon lang nagkaroon ng mga ribulto. Sa panahon ni Kristo, may mga iskultur ba o wala?